Hello, good morning. Once again, this is Marie Kitty. Welcome to my channel. It's been a long time since my last kutungo sa DIY hair color. So, bago ako magsimula, kamusta na kayong lahat dyan? Na-miss niya ba ako? Kayo miss ko din. Kung makikita yung sumuka ko, medyo hindi pa ako totally nakaka-move on. So, bago ako mag-umpisa, kamusta na ba kayo? Makain naman kayo ng almusal. Sana nasa maayos kayong kalagayan ngayon. This is Japan, napaka-init. Totoo lang. Init-init. Okay. Andito ako ngayon. At humingi ng pasensya sa inyo dahil hindi ako nakakapag-vlog lately. Dahil, like I said, meron akong depression hanggang ngayon. Mahirap. Mahirap para sa akin ang makamove on. Kasi, I was not expecting this kind of situation. Kumbaga, mahirap. Yung na binuhos mo lahat sa taong minahal mo, pinagkatiwalaan mo. Tapos, all of a sudden, behind your back, may malalaman ka mga bagay na hindi mo dapat malaman. Umiyak na naman ako. Kayo kung pinag-uusapan . So, paano ba ako makamove on? Hindi ko alam. Marami nagsasabi, lakas ng loob. Ginagawa ko ang gamari. Tinatatagan ko ang loob ko. Kasi, ayoko magpakita sa inyo na mahina ako. Kaya lang, hindi kaya . Kasi, aminin ko sa inyo, mahal ko yung tao na. Mahal na mahal. Higit pa sa dati kong asawa sa tatay ng mga anak. Kaya masakit. Masakit para sa akin. Madali lang sa inyo, madali lang sabihin na kaya mo yan, sige, move on. Ganun. Pero paano? Kasi, wala naman kayo sa sitwasyon ko. Diba? Wala kayo sa sitwasyon ko. Pero papasalamat pa rin ako sa mga suporta nyo at nandiyan kayo para sa akin. I really, really appreciate it so much. Kasi, hindi nyo ako iniiwan. At least, mahal na mahal pa rin ako. So, ano ba ang dapat kong gawin? Sabi nila, mahalin mo ang sarili mo. Yun naman ang ginagawa ko. Mahal ko ang sarili ko. Siyempre, alam. May time na ayaw mo isipin, pero panay ang pasok. Kung apasok Kaya, ang nangyayari, minsan, kahit nakahiga ako, kahit nakaupo ako, hindi ko naman malayan. Umuluha na lang ako ulit. Kaya, lahat damay. Pagbablog, ang pagkakain, kahit gusto kong kumain, kung sa sinubo ko na sa bibig ko, wala na. Hindi na kahit tanggapin ng tiyak ko. Umiinom na lang ako para vlog. Gusto ko magbablog ako. Ang ipapakita ko sa inyo yung puro masasaya. Ayaw ko ng ganito. Kaya, hindi, wala pumapasok sa utak ko kung anong klaseng vlog ang gagawin ko. Pagluluto na dati kong ginagawa, nawala. Nawala ang sigla sa akin dahil sa ginawa. Gusto kong ayusin, bigyan pa ng chance. Pero, siya pa ang nagtitiis sa akin. Siya pa ang may ganang magtiis. Tinitiis niya ako. It
dito muna. Kuha akong tubig. Saan ba nagsimula? Gusto ko ikwento sa inyo. Nagsimula. Eh, ayoko dapat i-share to eh. Kaya lang, para sa mga nag-ano sa akin, hindi ko alam kung ano ang mali ko. Kung may mali man ako, tanggap ko yun. Pero sa tingin ko, wala naman akong nagawang mali eh. Dahil lahat naman, sinuportahan ko siya eh. All the way. All the way ang support ako sa kanya. Hindi ko alam sino may problema sa amin. Iiyak talaga. No, ikikwento ko lang sa inyo kung ano. Sorry ha. Sorry. Sorry. Bago kami ikasal, trainee pa lang siya dito. Marami na rin ako nakikita na changes sa kanya, yung sa ugali niya. Hindi ko pinansin yun. Kasi mahal ko nga. Tayo naman mga babae, once nagmahal, hindi nyo nakikita ko ano. Ewan ko lang sa inyo, para sa akin kasi ganun ako. Hindi mo papansin ninyo kasi mahal mo siya. Baka sakali magbago. Siguro sabi ng iba, minahal daw ako. Siguro naman. Siguro meron, parang hindi ko ramdam. Pero wala naman ako masasabi sa ugali niya. Mabais ako sa mabait. Sorry. Mabait ako sa mabait. Wala akong masasabi sa ugali niya. Mabait. Pero yung the fact na ang pinapakita niya sa akin ay hindi ko alam kung may pagmamahal ba. Andiyan yung trainee pa lang siya, medyo ano na siya sa akin na hindi ko alam eh, hindi ko maipaliwanag na. Kaya wala, hindi ko mapaliwanag kung paano yun eh. Pero parang isama na rin ako, minsan nung trainee pa siya, isama na rin ako ng loob sa kanya na parang binabaliwala niya ako. Eh, hindi ko pinansin yun. Nandiyan yung time na nahuli ko siya na may kausap na ibang babae sa messenger niya. Tawagan din ako, mare, pare, pero namuri meron palang ano, meaning yung that. Hindi ko pinansin dahil training, hindi pa naman kami mag-asawa. And pakasal kami. First, unang taon niya, nung binibisahan pa lang siya, dahil hindi pa siya pwede mag-work. Naawa naman ako dahil nakatingga lang siya dito sa bahay. So gumawa ako ng paraan. Kung sino-sino inanungan ko, pinagtanungan ko, baka may trabaho kayong pwedeng iyan sa asawa ko. Nakihusap ako sa mga ibang kaibigan ko dito sa Yamato. Hanggang sa nakilala namin si Papa Tatcha. Yung matandang laging sumasama sa akin sa ospital. Nakilala namin siya. At ipinasok siya sa trabaho ni Papa Tatyan sa Yokohama. Natuwa ako dahil nabigyan siya ng pagkatong makapagtrabaho kahit hindi pa lumalabas ang visa niya. So, dahil wala siyang ano, niyong kuwakaranay para makipag-usap lang doon sa Satyo nung papasukan niya. Ako nakipag-usap na dapat siya. Ginawa ko yun dahil siyempre asawa ko. At alam ko, wala naman siyang alam na nihong ko pa. So, madaling sulita, natanggap siya. Okay yung una eh. Okay pa kami noona. Kaya lang, kahit masabi mong okay, may time na may ugali siya na
lalo pagdating sa pera, at alam niyo ang obligado siya magbigay ng budget para dito sa bahay, ay lagi siya nakasimang. Hindi ko alam kung bakit. Simangot siya, ganyan, parang ang bigat sa loob niya magbigay o magbitaw ng para dito sa bahay. Yun naman ay para dito sa bahay. Natural lang yun dahil ilang mag-asawa. Nagbabudget kayo, di ba? So, nagtuloy-tuloy yun hanggang isang taon. Ngayon, sa pag-observe ako sa kanya, parang hirap siya dahil sa layo. Malayo talaga. Dahil Yokohama from him, malayo talaga ang biyahe. Ali siya ng maaga. Tapos, napansin ko nga na medyo pumapayat na nga siya. Nahihirapan kasi nga daw, ang wala sa lugar yung kanilang break time doon. Wala. So, kumuha na naman ako ng panibagong paraan. Naganap ulit ako na pwede niya mapasukan na kahit malapit lang. Hanggang sa nakita ko si Bechang, yung dati naming kaibigan, si Elizabeth. At nagtanong ako kung tatanggapan ba sa kanila. At sinabi niya, oo daw. Sabi ko, hindi ako ang papasok, kundi asawa ko. At binigyan na nga niya ako ng ano ng phone. Tugay, tawagan mo ito, ganun, ganyan. Wait lang. Okay. Ayoko na. So, sa ngayon, papagaling muna ako sa sarili ko. Kailangan ko muna hanapin ang sarili ko at tumayo sa sarili ko. Ayoko nang ganito. Hindi ako sana ay magpakita sa tao na nakasibangot. May problema. Gusto ko ako yung tao na nakilala nyo na masiyahin. Walang ginawa ko nakabungis-ngis. Engkoy. Kaya marami siguro nagtatanong bakit wala akong vlog. At dahil na inaayos ko muna ang sarili ko. Gusto kong ibalik yung dati ko. Kaya lang nahihirapan pa ako. Nahihirapan ako. Totoo lang, nahihirapan ako. Kaya hindi ko nang paumanin sa inyo kung wala kayo napapanood sa akin. Sa ngayon kasi hindi ko alam kung paano tumayo mag-isa. Dahil hindi ako sanay mag-isa. Hindi ako sanay mag-isa kasi nasanay ako na nandiyay anak ko. Diyan dati ko kasama. Hirap ko ngayon dahil 4 oras lang ang trabaho ko. Saan ako pupulutin? Hindi ko alam kung saan ako pupulutin. Paano ko pagkakasyahin yung nasiswil ko? Dahil sa 4 oras, sa isang linggo, 4 na araw, sa isang linggo, 4 na oras lang ang trabaho ko. Dahil hindi naman bukit na sa Japan tayo, marami tayong pera. Hindi. Marami rin nag-ihirap ito. Kaya, mahirap. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng idatag sa mga dapat ko. Naghanap naman ako ng isa pang trabaho na nakakayanin ko. Masok ako sa isang trabaho, kaya lang kala ko kaya ko. Kaya sumuunin ako. Narinawa sana. Pag-isip niya. Mga nagawa.
maganda sa kanya. Asensya na kayo, ha? Sa ganito akong paraan nag-vlog. Kayo nang bahala sa aming hindi sa akin. Kaya lang, para hindi na kayo magtanong kung bakit wala akong vlog, hindi ako nakakapag-vlog, ay dahil sa sitwasyon ko ngayon. So, sana maunawaan at maintindihan niyo ako. Lagi ng pinayat ko. Patagal ang patagal, lalo kong bumababa. Nasa 53 na ako ngayon. From 60 down to 53. Ang bilis. Hindi ko alam kung paano ako mabuhay mag-isa. Hindi ako sanay mag-isa. So, hanggang dito na lang muna tayo, no? At sana maintindihan nyo, kaya rin ako nagsalita na is para malaman nyo kung bakit wala akong masyadong vlog sa ngayon. Very sad. Hindi ko naman, sabi ko kanina, mag-vlog ako ng private, ng storya na hindi ako iiyak. Kaya lang, eto, umiyak na naman ako. Sabi ko, ayoko na eh. Diba? Mahirap mag-isa. Lalo na sana kami kasama. Totoo lang. Kasi, kasi minahal ko siya ng tono. Mahirap. Mahirap. Wala kang malutuan yung taong nilulutuan mo ng pagkain araw-araw na hindi mo nakasama. Namimiss ko yun. Ayoko maging hipokrita. Ayoko maging plastic. Pero yun ang totoo. Yun ang namimiss ko. Yun na lang, kundi ako sanay mag-isa. Kasi siya na kayo talaga. Kaya nga ako minsan, di ba, nagbablog ako, nagluluto. Hindi naman para sa akin yun, di para sa kanya yun. So, okay. So, ngayon alam nyo na ang dahilan ko o bakit wala akong vlog. Sana maintindihan nyo ko. O sa magamot ko lang ang sarili ko, babalik ako. Ipapakita ko sa inyo masayang Maring Kitty na hindi marunong malungkot. Ganun lang. So, ngayon, kailangan ko pa ang sarili ko. Kailangan ko tumay sarili ko pa, dahil mahirap ang mag-isa. Sinabihan na nga ako na yan ang pati si Oji Chan nagsalita. Sabi na, sinabihan niya ako, bakit hindi ka bakit hindi mo puntahan at umingi ka ng aumanin o mag-sorry ka? Hindi ba masyadong ano yun? Minsan ko nang binaba ang sarili ko, kailangan ko pa ba iwaba sa ganung paraan? Kasi ayaw ni Oji Chang na nagkaiwalay kami. Kasi kahit nasabi mo hindi niya anak yan, minahal na rin niya yung tao. At parang anak na rin ito. Kasi wala naman siya kasi alam niya, wala naman siya pinakita mo. Masama eh. Tsaka mabait sa kanya si Noel. Although na nandun din na inaalalayan niya yung matanda. So, hanggang dito na lang muna, ha?
sana maintindihan niyo kung anong pinagdadaanan ko ngayon. Kaya, kung sana gumaling lang ang sarili, basta maano ko lang yung sarili ko, babalik ako. Ipapasyal ko kayo. Okay? Ito si Maring Kitty. Sana yung angad ko ang inyong magandang araw. At lagi kayong ligtas. May God bless us all. Bye-bye.